Yo mga kabrom-brom, good morning. So gagawa ako ngayon na naman ng bulaklak na. Ay, bulaklak, flower base. Ang gagawin kong flower base, yung mga bulaklak na katulad nito. Yan, papakita ko sa screen. Alam nyo po, ngayong 2021, may mga halamang nagsilabasan sa social media. Yung mga halaman na kung saan ay napakamahal po. Katulad nung mga pinakita ko na yan. Yan, yung mga yan. Na yan. Napakamahal po, makikita nyo naman ang presyo. Ang tawag dyan ay mga variegated. Ibig sabihin, tama bang pagbasa ko, variegated? Ibig sabihin, ang isang dahon may tatlong kulay siya. Ganun yun mga kabrumrum. Kaya ito, subukan natin gumawa para kahit paano. Imagination na lang natin na meron tayo kahit plastic lang na flower base. Let's go! Yun, umpisa na natin. Ang gamit natin ay puti na sandubag, itim, green at saka yellow. Yung gagawin natin siyang dahon na may tatlong kulay. Okay, start tayo sa pagplantsa ng ating mga plastic. So, unahin natin. Yun. Let's go. Yun, ayan na siya. Yan na siya mga kabrum-brum. Yan mga kabrum-brum, ang sukat niya 15 by 20 cm. Okay. Dahon lang tayo, walang bulaklak. Didiligan muna natin bago mamulaklak. Kailangan pa ng abuno. Oh no! Yun, ayun siya. Yo. And then, tayo na natin siya. Dahil tatlong kulay ang gagawin natin sa isang dahon. Tatlong kulay ang gagawin sa isang dahon. Next, puti na dudublihan natin ng yellow sa ilalim. Yan. Okay, next, puti na nilagyan natin ang dilaw sa loob. Ayan, gawin natin to. Boom, boom, gagamit tayo ng plastic na to. Mas manipis na gamitin natin. Yan mga kabrum-brum, mag-design tayo. I-design tayo.
sarap. Walang kailangan natin. Ilagay lang natin siya dito. Tatakpan natin. Ano siya mga kabumbrong? Ayan na, talalabasan niya. Finish siya. Yun. Dalawang kulay na. Isa, dalawa, tatlo. Diba? Dalawang kulay na siya. Disainan pa natin siya dito. Yung sariling design lang natin to mga bonbon. Yung mga bonbon, nakulangan pa ako sa design. No? Lagyan ko pa siya ng design. Dadagdagan ko. Yun, ayan siya mga kabrum-brum. Yan. Okay. Next. Ay babalutin natin itong clear na plastic. Clear lang yun siya, clear. Lagyan ko pala ng ganito sa doble, tinakpan ko yung tangkay niya para di siya madaling matanggal yung pandikit niya. Paplansahin ko ulit yan, yung dito lang. Okay. Okay. Mga kabrum-brum, ang purpose ko nito, bakit nilagyan ko ng ganyan sa ilalim niya, sa tangkay, kaya ako pinalansya ulit. Tatakpan ko yung tangkay niya para hindi siya madaling matanggal, kasi ang pandikit pag hindi maayos ang pagkadikit niya, matatanggal siya yung dahon niya. Sa ito talagang sinadya kong ganituhin lahat na ng mga ginagawa ko. Papaalam ko sa inyo, no? Lahat na ng mga ginagawa kong dahon-dahon. Yan, ganito na ang ginagawa ko para sigurado ako na hindi siya matatanggal.
magtatagal siya kahit ilang taon. Hindi siya matatanggal. Yun. Yun na siya mga kabrum-brum. So nakikita nyo, hindi na siya basta-basta matatanggal yung itong tangkay niya. Yan ang purpose ko. Para abutan man siya kahit ilang taon, di talaga siya matatanggal. Kahit tumigas na yung pandikit, di na siya matatanggal. Kahit ihampas sa ulo ko. Kabrum-brum, watch this. Ayan. Di siya na, ano, nasisira. Whoopsie. Ayan ni Jama. Brum-brum. Yun. Hey, let's go. Bubuuhin na natin. Ito po ang paso. Yo-yo. O, tapos na siya. Sok-sok na lang. Ayos. Yun. Yun siya. Yun, ito yung pabigat natin. Lagyan natin siya ng pabigat. Ganda ng mga pabigat ko, mamahalin yan. Mas mahal pa sa halaman yung pabigat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana magustuhan nyo. Ingat kayo lagi. Bye-bye. Love you all.